tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng service po natin yun. Amen. Mga young people, makinig kayo ha. Makinig muna. Makinig kayo kasi ang bida muna ngayon ay yung ating pong mga couples at yung mga single parent. Pero hindi ibig sabihin na matutulog kayo. Agdengag kayo, temasapo nyo dito eh. Nya. Isa o niya po Diyos para kinyati amin, halang nga para na gito'y dati asawa na. So yung agdengag kayo, gamin, mapang kayo matlang iti panag-asawan to. Ya? Pupunta rin kayo sa buhay, magbuhay na may asawa, kaya ngayon pa lang makinig na po kayo. Okay? Sige po, tayo po lahat ay tumayo at buksan po natin sa theme po natin ngayon, yung Ecclesiastes chapter number 4. Ecclesiastes chapter number 4. Ecclesiastes chapter number 4 in verse number 9. Yan po yung theme ng ating pong couple Sunday. Okay, handa na po kayo? Okay, verse number 9. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Ha? Maliwanag yung sabi ni Haring Solomon, two are better than one. Okay? Because they have a good reward for their labor. Ang pinag-uusapan po natin dito kapatid is the couple. Two. Sabihin, dalawa. Takes two to tango, kung tawagin po natin. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisita po namin na kasama ngayon. Salamat din po, Panginoon, sa mga viewers po namin sa Google Meet, Facebook Live. O Diyos, higit sa lahat, salamat po na kayo po ay kasama po namin. At dalayan ko po, O Diyos, muli kami po ay gabayan po ninyo sa aming pong pag-aaral niyo pong salita. Ang dalayan ko po, Panginoon, ang mensahe na ito na pinag-pray ko po, Panginoon, for how many weeks na po, Panginoon, for our couple Sunday. Ito po, Panginoon, ay magbigay po ng liwanag sa pagsasama po ng mag-asawa, Panginoon. At ito po ay maging pattern din po ng mga kabataan na balang araw ay pupunta rin po sa buhay ng may asawa o Diyos. Gamitin niyo alam po ako, Panginoon, bilang tagapagsalita po ninyo ngayong umagang ito. This is a very sensitive topic, Panginoon, kasi sa ngayon, marami ito po mga so-called families that are being brought up, Panginoon, but hindi po ito ayon po sa kalooban po ninyo. Hindi po ito in accordance with the Word of God, Panginoon. But ito po ay sinasang-ayunan ng kamunduhan, lalo na po, Panginoon, ang promotion na po sa soul. Pero we will always go, Panginoon, ano po sinasabi po ng salita po ninyo. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tawad po sa nagawang kasalanan. Ito po lahat ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Please be seated. At I hope na handa na po tayo para makinig na salita ng Diyos. Of course, si Tate Ernesto pala. Tate Ernesto, ayun, kasama rin po natin. Tate Ernesto. Yun, yun. Oh. Okay. Sorry. Si Ma'am Karen pa pala. Ma'am Karen. Sorry. Okay, si Ma'am Karen din po. Mga mothers po yan. At si Tatay Sir Ernesto ay isa rin po. Okay. Wala na ako na-miss. Ha? Hindi mga mukhang tatay, ha? Yung mga talagang garantisadong tatay. Now, ang binasa po natin ay isang sulat po ni pinakamatalinong taong nabuhay. Walang iba kundi si Haring Solomon. So saan nagsasabi kapatid, two are better than one. Pero kung minsan kapatid, ano po, dito po pag sinabing yung mag-asawa, ang mag-asawa kapatid, ay meron minsan, nagsimula po sila ng sweet, ano po, pero bakit habang tumatagal, nagiging mapait na po yung kanilang pagsasama? Okay? Nagiging, kung tawagin po natin kapatid, hindi na patungo sa dating masaya. Okay? Na pagsasama. So, sa maling sabi, eto po yan. Ano po? Meron pong problema sa mag-asawa. Amen. Kasi, babalik po tayo kapatid sa yung bang lagi na pinag-uusapan, wala pong perfect na couple. Wala pong perfect na mag-asawa. Okay? So, meron at meron problemang darating sa buhay po ng mag-asawa. Okay? At sa problemang darating sa buhay ng mag-asawa, kapatid, pag may problema, ang tanong dyan, kapatid, anong pinakamagandang solusyon sa problema? Okay? Anong pinakamagandang solusyon sa problema ng mag-asawa? Kasi, ulitin ko po,
Hindi po pwedeng mawala ang problema sa mag-asawa. Okay? Eh, sinasabi lang kasi, yung bang ano, kaya huwag kayong lagi magdidepende doon po sa posting, doon po sa social media. Kasi always, meron pong both sides po yan eh. Maaring okay sila ngayon kasi nakikita mo yung picture nila, ang sit nila. How about pagkatapos ng picturean na yan? Okay? Pinosbal lang yung nagbabatuan sila, yung ano, tawag nito, may banta, yung isa may hawak ng baril, yung isa may hawak ng kutsilyo. Pinosbal nila yan. Ang pinapost nila kapatid ay kung paano nila ka-sweet, di ba? Oh, di ba? Oh, parang kayo, yung mga jowa-jowa, pinapost nyo yung kayo magkalapit. Pinost nyo ba yung nagsasabunutan kayo? Okay. So meron pong problemang namumuo, kapatid. At ngayong umaga, yan po yung ating pong i-address. Okay. Ano ang punot dulo ng problema? Okay. Saan at paano nagsimula ang problema na mag-asawa? Kasi hindi po magkakaroon ng problema, kapatid, kung walang pinagmulan. Naunuan niyo po. Ngayon, ang dealing po natin, kapatid, okay, hindi po sa yung aking pong alam tungkol sa pagdideal ng problema ng mag-asawa. No, bakit po? Kasi may nauna sa akin na mga couple dito na dumating po kayo sa ganung sitwasyon at maaring nasolban niyo po yan sa pamamaraan ng salita ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda rito, kapatid, to be safe, para po sa akin na ilang taon pa lang po kami nagsasama ni Sister Evelyn. Okay? No, ito po ang pinakamabisa na solusyon sa problema ng mag-asawa. Ano po yan? Yung salita ng Diyos. Wala na pong hihigit pa at wala na pong gaganda na solusyon, kapatid, maliban po sa solusyon na ibibigay po ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, okay, now, in dealing with this problem, kapatid, alam ko po, may mga nauna po sa akin. Okay? At sasabihin lang, alam mo, bata pa kayo eh, ganito, nagsisimula pa lang kayo. Pero sabi nga po sa inyo, po, tayo po, pinanganak po tayo na maaring may nauna, may nahuli. Okay? Yamang nasa simbahan po tayo, ang pinakamaganda po ngayon na magiging batayan po nating lahat ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? So lahat po tayo ngayon, mag-uusap po tayo, kapatid, sa salita ng Diyos. Nagkakaintindihan po tayo. Now, so unang-una, ito po yan, para maumpisan na po natin. Ano po ang punot dulo o saan po o paano nagsisimula ang problema ng mag-asawa? Paano? Punta po kayo sa simula ng salita ng Diyos. In Genesis chapter number 1, tignan po natin ang punot dulo. Genesis chapter number 1. Okay, handa na po kayo para sabay-sabay po natin itong pag-aralan. Okay, in verse number 26. And God said, sabi ng Biblia, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over creeping things, every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image, in the image of God created he him. Male and female created he them. Okay? Verse number 28, and God blessed them. Ang tanong dyan, kapatid, sino yung them na tinutukoy ng Panginoon dyan? Sino yung bless ng Panginoon? Yung kanyang nilikha na ano? Male and female. Okay? Na makikita niyo po dito sa second chapter ng book of Genesis, pinagsama ngayon ng Panginoon itong dalawang ito. Yung nilikha niya na male and female, kanyang ikinasal. Pinagsama niya po. Okay? That is the first marriage sa Biblia. So kapatid, eto po yan, makinig po tayo. Unang-una, ang pinagsasama ng Panginoon para maging pamilya at magtayo ng pamilya, male and female, not female and female. Hindi rin po lalaki sa lalaki, kundi babae at lalaki at babae lang. Period. Amen. At yan po ang bless ng Panginoon. Okay? Yung male and female, yan lang po ang bless ng Panginoon. Maliban po dyan, dapat yung makita, kapatid, na yung pinagsama ng Panginoon lang ang kanyang pwedeng i-bless. Hindi pinagsama ng Facebook. Hindi pinagsama ng barkada.
Hindi pinagsama ng mga magulang ang pinagsama ng Diyos ang kinikilala niyang totoong kasal at pagpapalain niya. Period. Nothing more, nothing less. Therefore, ang unang-unang problema ng mag-asawa, kasal ba kayo? Igali ah, sa harapan ng Panginoon. Bakit wala akong tugon? Di ba? Sino ang pinagpala ng Panginoon? Yung pinagsama o yung nagli-live-in? Okay? Kapatid, tandaan niyo po, ang pinagsama ng Panginoon, yan lang po yung kanyang kinikilala. Kaya ang issue rito, kapatid, ay ito. Okay? Maaaring nagsimula kayo ng hindi tama. Okay? So, ibig sabihin, kapatid, pag hindi ko nagsimula sa tama, you will never have the blessing of God. Wala kang pagpapala, walang pagpapala tatanggapin mula po sa Panginoon. Nagkakaintindi po tayo? Dapat magsama kayo, kapatid, hindi sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos. Ano niyo po? Kasi maraming tao ngayon eh. Ano, kinikilala na okay yung pagsasama. Ano? Tao ang ma-approve sa pagsasama nila. Hindi. Dapat ang mag-approve ng pagsasama ninyo ay ang Diyos lamang po. Hindi nyo kukunin yung approval ng barkada ninyo, hindi nyo kukunin yung approval ng tropa ninyo, hindi nyo kukunin yung approval ng magulang nyo, kukunin yung approval ng Diyos sa buhay ninyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? So nakita nyo po, kapatid, unang-una pa lang, kaya bakit parang hindi tayo makamove on? Bakit parang maginit ang buhay natin? Tanungin nyo, unang-una, kasal ba kayo? Okay? Tama, di ba? Amen. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung kinikilala at pinagpapala ng Panginoon, are you being blessed by God? O kinikilala ba ng Panginoon yung pagsasama ninyo? Hello? Gumagana yung mic. Pangalawa, okay? Dito pa lang, kapatid, bakit naman important pa ako? Sayang naman yung bis namin ng ganito. Makinig po kayo, may solution po yan. Kapatid, ang isang sugat, okay, hindi yan magagamot kung hindi yan na-expose. Dapat ma-expose yung sakit, yung sugat, para ano, lapatan ng ano, tamang lunas. Ano niyo po? Huwag muna kayong kabahan kasi may solusyon eh. Ina-expose lang po natin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema at laging madalas may away sa loob ng tahanan. Kasi nga kapatid, nagsimula ng hindi tama. Hindi kasal eh. Kinikilala lang na ano, o sige, magsama na tayo. Alam, nakakalungkot yun. Apat na ang anak, lima na ang anak. Para bang nag-i-experiment sila kung compatible kaya tayo. Subukan natin kung nakasampung anak na tayo, siguro doon tayo magiging compatible. Sampung anak na! Hindi pa rin compatible sa isa't isa? Eh baka mamaya, kapatid, bumuo ka ng baseball team mo. Oh, magkaroon ka ng 15 anak, saka mo lang sasabihin, sorry, hindi pa tayo compatible sa isa't isa. Pagkatapos yung mga anak, magkaroon ng anak ng 15, sasabihin nyo ngayon, hindi kayo para sa isa't isa? Huwag nyong lolokohin at huwag nyong bibiruin ang institution na tindag ng Panginoon. Pangalawa, chapter number 2, in verse number 24. Okay, now, therefore, ang sabi ng Biblia, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Okay? Now, in application tayo mga Pilipino, kultura po natin na pag nag-asawa ka lalaki, bubukod ka. Ihiwalay ka sa magulang mo. Amen. Kasi hanggat yung baby na nasa tiyan ni Ma'am Kay, hindi niyan ipapalabas, kapatid, hindi yan lalaki. Ganyan din po ang mag-asawa. You will never grow hanggat ikaw ay nasa puder ng iyong mga magulang. Kaya dapat ano po yan? Lumago ka para makapagsimula ka ng panibagong pamilya. Utos yan ng Panginoon at hindi ito opinion ng tao. Mabuti pa nga po sa kultura natin, kapatid eh. Ay, alam nyo, pinapasalamatan ko, Pilipino po tayo. Okay? Now,
Naturuan na po natin po yan. Bilang mga Pilipino, ano, pag nag-asawa ka, abay, bumukod ka. Amen. Kailan tumubo yung bayabas? Nung siya ay humiwalay sa puno. Ano niyo po? Hindi tutubo ang isang bayabas, kapatid, pag nakakabit lang yan sa puno. Kailangan mong ihiwalay at itanim. Nagkakaawatan po ba tayo? Nakikinawatan tayo, kapsat? Okay, dalawa po yan, di ba? Pangatlo. Ito matindi, kapatid. Pagdating po sa verse number 15. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Hihiwalay ko po ito kasi ito ang pag-uusapan natin, patungkol naman po ito sa mga tatay. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ano makikita po natin dito? Okay. Sila ay pinagpapala ng Panginoon nung sila ay marunong sumunod. Anong sinasabi ng Panginoon? They were being blessed by God habang sila pa rin po ay marunong sumunod sa Panginoon. Okay? Pero nung sila po ay nag-disobey, by the way, kapatid, ang unang nagkasala, babae. Pero since na si Adam, siya po ang authority, siya yung head ng family, of course, siya po ang nagkasala una. Sa maling sabi, eto po yan, kapatid, pareho po silang ano, nag-disobey ng salita ng Diyos. So what happened? After their disobedience, comes the curse. Wala na kayong makikita ang pagpapala ng Panginoon sa buhay po lang, kundi ito'y laging pasakit na lang. Puro sinaklamo na lang ang makikita po natin. Puro pahirap na lang sa buhay. Bakit po? The time that yung moment na dinisobey nila ang salita ng Diyos, they were, pag kung tawagin po natin, sila po ngayon ay napalayo na sa Panginoon. Ano niyo po, kapatid, kuminsan, ito po yan, hindi po ako Diyos. Maganda rin sumunod sa sinasabi ng pastor. Ano po? Maganda rin kuminsan na makinig kayo sa mga napapakinggan ninyo sa ano. Pero pinakamaganda, kapatid, get an advice mula po sa men of God. Naunuan niyo po yan. Ako po yung papasalamat sa Panginoon sa mga couples. Pumunta kayo sa akin, nakipag-usap po kayo. Alam niyo, kuminsan yan po, yan po yung aking pong kinakabahan. Okay? Kasi sa training po namin, sa counseling, ang laging, hindi ko po talaga maalis-alis sa isipan ko ang sabi ni Ma'am Lerma. Kasi ang teacher ko po sa counseling ay yung asawa po ni Pastor Hill, si Ma'am Lerma. At that time po talaga, nakita po namin yung testimony po ni Ma'am Lerma. Okay? So, nakilala po namin na mabuti si Ma'am Lerma because siya po yung teacher po namin. Okay? Now, ang sabi niya po, lagi, huwag kang mag-a-advise kung wala kang maitutulong sa kakausapin mo. Don't ever give an advice. Lalo na po sa mag-asawa, unang-una kung wala ka pang asawa. Pangalawa, huwag kang mag-a-advise sa may asawa kung wala kang sasabihin na mabuti. Naunuan niyo po yan. Kaya pinag-aralan po namin, kapatid, pinag-aralan po namin yung counseling na mabuti. Maliban po dyan, of course, yung pastor po namin, in-expose po kami sa problema na mag-asawa. Kaya ako rin papasalamat sa Panginoon, yung time na may lumapit po sa akin, sa biyaya lang po ng Panginoon, ano po, ayon po sa akin natutunan at ayon po sa aming training, dahil ko yung sinasabi sa sarili ko, dapat may masabi ako sa mag-asawang ito. Na ano, ikabubuti at ikakaayos ng kanilang pagsasamahan. Kasi careful din po, kapatid. Hindi ibig sabihin pastor ako. Marinyo sa akin, no? I will always stand sa principle po ng salita ng Diyos. I will always stand, sabi nga po sa iyo, laging mananahan at tatayo po ako sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay? Gagantin na po tayo. So, yan po yung common. Common, in-expose ko lang po kayo sa common na problema ng mag-asawa. Okay? Kaya po kuminsan, ito po yun eh. Imbis na pumunta ka sa tamang authority, pupunta ka sa maling mag-a-advise sa'yo. Kaya ang problema, kapatid, talaga, imbis na maayos ang problema sa mag-asawa, nagkakaroon ngayon ng ano, ng gap o nagkakaroon ng ano, hindi pagkakaunawaan kasi mali yung napuntahan.
Kung talagang Kristiyano po tayo at naniniwala po tayo sa salita ng Diyos, ulitin ko po, salamat po sa humingi ng advice. Okay? Salamat po, pinagkatiwala niyo po sa akin yung problema po. Alam, sabi ko nga po sa inyo, hindi po basta-basta ang mag-deal ng couple. Yan ay, is either you have to make the couple together again or you will break the couple. Sa isang salita lang, pwede mong mapaghiwalay mag-asawa. Okay? So, hindi po basta-basta, kapatid. So, ito po yung grounds po namin. Bakit nakikita po namin at nakikita po natin na may mag-asawa na kahit anong gawin na sa buhay nila, eh parang mabigat pa rin yung buhay nila. So, kasi nga po, unang-una, nagsimula sa hindi maganda. So, ano niyo po? At higit sa lahat, merong disobedience na nagaganap. That is the common. Okay? So, kapatid, yan po ang problema. So, anong solusyon? Dito tayo mag-usap sa solusyon kasi maganda pag-usapan. Andyan na po yung problema. Ay, pastor, hindi po namin nararanasan yan. Praise the Lord kung hindi kayo nag-aaway. Salamat na lang po kung hindi kayo nag-aaway. Pero kapatid, palaman yan ng relasyon na mag-asawa. Ano? Problema. Walang mag-asawa na hindi nag-aaway. Gagantin po tayo? Pero hindi ko dinais na mag-aaway kayo pagkatapos nito. Kasi pupunta po tayo, kapatid. So ano po yung, since ito yung common problem, let's go also to the basic solution. Huwag natin, kapatid, let's not entertain. Ang problema kasi ng iba, sasabihin lang, I will read the book of marriage ni ganito, love, courtship, and marriage ni ganito, kasi kilalang-kilalang psychologist. Alam nyo kung minsan, kapatid, you set aside ninyo yung sinasabi ng tao, lalo pag siya ano, psychologist ko no, pero hiwalay sa asawa. Ano, meron minsan, Amerikano pa naman tumawag sa akin. Tinawagan ako, sabi niya, I want to talk to you. Yun lang pong ano niya, Amerikano po siya. So, ang akala ko lang, may problema siya personal. Abay, pagdating ko dun sa bahay na, hinarap, ang kaharap ko ngayon siya at yung kanyang misis. Ang friend niya sa akin, I'm also an advisor. Sabi niya, I am also an advisor. Advise yung mga couples. Sabi ko, advisor ka, hindi mo. Nag-advise ka na mag-asawa. Tapos, kayo, no. I'm sorry. Pero, ang totoo po niya, sabi ko, I'm here to help. So, whatever problem you are experiencing, there's only one solution. Anong solution? Pumunta kayo sa salita ng Diyos. Kasi if you will use your psychology, if you will use your knowledge in psychology, hindi yan magmamatch sa salita ng Diyos. Hindi kailan mo imamatch, kapatid, ang kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. Bakit? Mas mataas pa rin po ang kaisipan ng Diyos kaysa sa kaisipan ng tao. Therefore, kung ano man ang problema ng mag-asawa, kasi ang mag-asawa, it is the first institution na likha ng Panginoon. So therefore, kapatid, anong solution po niyan? Ang solution po niyan ay nasa salita ng Diyos pa rin. Okay? So ano po yung basic solution sa common problem po natin? Number one, okay? Punta po tayo ngayon sa 1 Corinthians. Let's see kung ano po ang sinasabi ni Paul. 1 Corinthians. Andiyan na po kayo. Chapter 14. Verse 33, ang sabi niyan, for God is not the author of confusion, but of peace. So, ibig sabihin, God is the author of peace, is not the author of confusion, as in all churches of the saints. Okay, now, makinig po tayo. Kaya po dito, kapatid, okay, now, alam ko po, meron po dito, o meron man sa inyo, kapatid, na maaaring nagsimula kayo ng hindi tama. Okay, maaring, sabihin po natin yun, hanggang ngayon ay hindi pa kayo kasal. Ang tanong ko ay ganito, okay, para sa lalaki, makinig ka lalaki, makinig ka. Kasi, unang-una, sa'yo pupunta ang lahat ng kaisipan dapat. Ang tanong ko lang ay ganito, anong plano mo kay babae? I do the word, the Lord. Kapatid, makinig ka lalaki. Okay. Ano ang plano mo
kay babae. Ano ang plano mo? Maliwanag ba? Nagsasama na kayo eh. Okay? Ano ang plano mo sa babae? Tahimik talaga pag kasi ganito po yan. Okay? Now, tignan po ninyo. Hanggat hindi po kinakasal, lumalalim ang inyong kasalanan. Bakit yung ginagawa niyo, sabihin natin ginagawa ng mag-asawa, yan po ay sa legally and lawfully na ikinasal. Naunuan niyo po? Ha? Sex is only for the married couple. Naunuan niyo po yan? So habang tumatagal po ang pagsasama niyo, lalo pang bumabaon at lumalalim ang inyong kasalanan sa Diyos. Sa mata ng tao, approve! Pero sa mata ng Diyos, never na-approve niya ng Panginoon. Bakit? Sabi nga po sa inyo, balik kayo sa basic. Ano ang blinis ng Panginoon? Yung kanyang pinagsama. Yung kanyang pinagsama at hindi pinagsama ng social media. Naunan niyo po? So ang tanong ko kapatid, eto, anong solusyon? Okay? Ba't hindi kayo mag-usap? Pag-usapan ninyo mabuti na ano, may napakinggan tayo mula sa pulpito, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, naniniwala ko sa salita ng Diyos, bakit hindi natin ayusin? Ba't hindi kayo mag-ayos? Ayusin nyo na yung problema kesa pa lumalalim ang problema ninyo na balang araw, sabi ng Panginoon, and God gave them up to a reprobate mind. Ano? Sabi ng Panginoon sa inyo, okay, di bali, anak naman kita eh, pero marami pang asukisuhin. Anak tayo ng Diyos, di ba? Amen. Pero bakit hindi ako pinapansin ng Panginoon? Bakit lagi sila pinapansin ng Panginoon? Anak ka ng Diyos, pero may binibigyan ng pansin ang Panginoon. Bakit? Ito, nagawa nila kung ano yung tama. Sinunod nila ngayon kung ano ang tama. Gusto mo ba na mapansin ka ng Panginoon o ayaw mo na napansin ka ng Panginoon? Saan nyo gustong lumugar ngayon, mga couples? Sa sitwasyon ba na kinikilala ka ng Panginoon o kinikilala ka lang ng tao? So ang tanong ko sa mga kalalakihan, ano po ba ang plano ninyo sa tinatawag ninyong asawa ninyo? Or ganito po, hindi makapagsalita yung mga men eh. Tanungin nyo po mga misis. Tanungin nyo, anong plano mo sa akin? Kasi ito po yun eh. Kung wala siyang plano sa'yo, wala siyang plano sa maging anak ninyo. Makinig po kayo sa akin, makinig po kayo sa akin. Ano po? Ito po, marami na po kami nakitang gandong sitwasyon. Kung walang plano yung lalaki sa babae, how much more doon po sa anak? Naunuan niyo po? Abay kapatid, huwag niyo pong hayaan na lumaki ang anak ninyo illegitimate. See? Bigyan niyo naman po kapatid ng kahihiyan yung asawa niyong babae. Amen. Ulitin ko po ha, mga kalalakihan, bigyan naman po natin ng kahihiyan yung asawa nating babae. Amen. Pastor, ang sakit mo magsalita. O sige, walang problema sa akin po yan. Ang tanong ko kapatid ay eto. Gusto mo ba na yung asawa mo at yung anak mo kilala ng Panginoon? Pastor, couple Sunday ngayon, dapat masaya kami mga couple. Pinapasaya ko po kayo, tinutulungan ko po kayo para maging masaya kayo. Kasi hanggat hindi po naayos ito kapatid, habang buhay, nadala-dala niyo po yan. So how you have to think, you have to plan. Planuhan niyo muna, kaya kayo mga kabataan, huwag kayong basta-basta papasok sa relasyon na hindi pa kayo handa. Ang pag-aasawa, hindi po ito basta-basta. Meron ba nag-away nung sila naghahanda sa kasal? No, nag-away na lang po sila pagkatapos ng kasal. Naunuan niyo po? Kasi ganito po yan eh. Okay, tignan niyo po ako minsan ha. Yung bang ano, tayo mga Pilipino, di ba? Ang gusto natin talaga, yung magarbong kasalan, yung bang, di ba, paano yung gusto natin? Di ba, sagot na ninang. O sige, andyan na po tayo. May sasagot sa kasal nyo. Ang tanong kapatid, yung gatas ng anak nyo may sasagot pa ba?
Yung bill ninyo na babayaran, may sasagutin pa ba ng ninong niyan? Abay, pahiya naman kayo. Kayo ang gumamit ng kuryente, kayo ang gumamit ng tubig, therefore, kayo magbayad. Pupuntahan niyo pa si ninong at si ninang ninyo para ano, oh, ninong, yung bill namin ng kuryente, oh. Abay, mahiya naman kayo. Kalakatag asawa? Simulan natin ng tama at maayos. Kaya ngayon, kapatid, okay? Plan. Anong plano? Anong plano ngayon? Magpapakasal ba tayo o wala na akong asahan sa'yo? Amen? Kasi hanggat hindi kayo nagpapakasal, tandaan niyo po ito, kapatid, hindi ang kinikilala ng Diyos ang pagsasama ninyo. Therefore, kapatid, when it comes to problem, napansin niyo po yung buhay po ninyo ngayon, parang ang hirap-hirap umangat. Kasi bakit? Hindi nga kayo kinikilala ng Panginoon. Walang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa inyo. Ano po ninyo? Kasi hindi tama ang simula. Amen. So ngayon, ang tanong, kailan? Ano ang plano? Ano ang plano? May plano ba? Ang lalaki? Hindi tayo ngayon, no? Kaya po sa inyo, ito yung mga common problem, di ba? Mga lalaki, kala mo, malalaking katuan, pero pagdating sa decision pala, bakit? Maraming tiklop. Ang totoo yung maraming tiklop na mga tatay pagdating sa decision. Lalo pa pinag-usapan yung kasal, pag-aasawa. Ang pinaghahandaan yung kasal. Sabi, huwag niyong paghahandaan yung kasal. Ang paghahandaan ninyo, yung araw pagkatapos ng kasal. Kasi bakit? Kayo na lang magsasama eh. Ipat na nga tayo, marami na nililigas. Ano po? Pangalawa, anong tamang solusyon? Mag-usap. Simple, di ba? Ang away na mag-asawa, mag-asawa lang ang makakasolba. Ano niya po? Ulitin ko po ha. Okay. Sa mga nangako, doon sa altar o nangako sa harapan ng isang authority. Diba ang sabi ninyo, for better, for worst. See? Diba? For better, for worst. Ano? Magsasama kayo. Eh, siyempre kapatid, hindi lang ito yung tinatawag natin na kasaganaan. Kasama rin po dito sa panahon ng problema na ano? Kailang ang makakapag-solve niyan? Pag-usap po kayo, pag-usapan, kapatid, ano na ang buhay natin pagkatapos ng kasal? Ano ang plano? See? Kasi sabi nga po sa inyo, ang pinakamatindi rito, ang pinag-uusapan lagi yung kasal. Ang pinagpaplanuhan lang yung kasal. Yung araw ng kasal, hindi na pinagplanuhan yung araw pagkatapos ng kasal. Kayo, anong pwede mangyari po ito? Ito po yan. Kadalasan ay ganito. Makinig kayo. Mga Pilipino po tayo. Ito lagi ang kultura ng mga Pilipino. Okay? Pagkatapos ng kasal, may problema, may utang. Bakit? Ang daming ginastos para sa kasalan, hindi man lang nagtabi para sa ano? Kinabukasan. Anong problema? Pera. Naunuan niyo po? Now, okay. Ako po, meron po akong magbibigay na tip sa inyo. Ito rin po, lagi pinag-uusapan po namin. Okay? Since problema ang perang problema, ano po ang gagawin po natin? Okay, now, makinig po kayo. Why don't you be honest? Maging honest po kayo. Ano po? Sa bawat isa. Okay? Sabihin natin kapatid, eto lang pera natin. No, ano niyo po? Eto lang pera natin. Eto lang ang kaya nating pera. See? Ang ugali kasi ng mga Pilipino, kung tawagin po natin, okay? Alam niyo, kumisan, bakit naman pastor, hindi naman sila kasala, bakit sila pinagpapala? Tandaan niyo po ito mga kapatid. Alam niyo kapatid, ang diablo rin po, may pinagpapala siya. Kung ang Diyos pinagpapala yung kanyang sariling anak, ang diablo pinagpapala na rin po yung kanyang anak. Naunahan niyo po, ang problema ay ganito, okay? Problema ganito. Okay. Bakit pinagpapala? Illegal naman sila. Di ba?
Siyempre, kinikilala ng Panginoon kaya sila pinagpapala. Ayaw matindi niyan, paano sila pinagpapala? Eh, illegal naman sila. Okay, now, ang problema ay ganito. Kadalasan ng ganyang sitwasyon, may pupuntahan po yan. Okay, tignan niyo po ito ha. Pansinin niyo po, tayo po ay mga Pilipino. May kuugalian po tayo na pag kumita tayo ng marami ngayon, bukas ubos na. Bakit? Nagiging one day millionaire po tayo. Tama? Kapatid, sabi nga po sa inyo, be honest na ano, okay? Tayo, ito lang yung pera po natin. Therefore, isipin natin lagi na ano, may paglalagyan yung pera. Huwag mong gastusin lahat yan sa isang araw lang at kinabukasan, ang nakakalungkot yan, pupunta sa magulang, naipautang naman. Naipahiram naman. Yan po ang kulturang Pilipino eh. Diba? Sumeldo ngayon, bukas wala na. Anong pupuntahan niya ngayon? Yung kaibigan niya. Manghihiram ng pera. See? So, let's we have to break. I-break natin yung kulturang ganyan. Kung magiging anisan tayo, sabihin natin, eto lang ang pera natin. Therefore, budget natin, gamitin natin to sa wasto. Kagabi habang nag-aaral po ako, ano po, may napakinggan po ako. Ah, tama naman eh, sabi niya. Alam niyo mga Pilipino, we are investing sa liability, not the asset. Tama po yan eh. Tama yung sabi niya. Sabi nga, kunin ko nga ito at ilagay ko sa mensahe ko. Eh sabi niya, totoo po yan eh. We Filipinos, ano po, ang mentality na lagi natin, yung bang ano, one day millionaire po tayo. Ano po yan? Okay, tignan niyo po ha, tignan niyo po. Sa weldo kayo, anong unang binili niyo? Cellphone. Is that an asset or liability? Ba? Brand new! Tapos high-end pa! Magkano? 60,000! Paglampas ng ilang araw, mababa ng value niyan. Hindi mo na pwede siyang ibenta sa dating presyo niya. Therefore, it is now a liability. It's not an asset. Kasi ang asset, kapatid, tumataas, nag-a-appraise ang presyo. Ano niyo po? Therefore, kapatid, anumang binili mong bagay ngayon, bukas sa samu, luma na yan. Isa lang ang alam ko na asset na hindi bumababa ang presyo, lupa. But all other assets, kapatid, may tinatawag tayong depreciation. Bumababa ang presyo niyan, araw-araw. Bumili ka na ng bago ngayon, bukas iba na ang presyo niyan. Ano niyo po? Let's be honest, kapatid. Sabihin natin, ito lang kaya natin. Therefore, ito pa marami. Okay lang sana kung milyonaryo ka. Okay lang sana kung mayaman ka. Okay lang sana kung maganda trabaho mo. Pero kumisan, kapatid, ang nagpra-practice pa ng ganitong klaseng ugali, yung hand to mouth, yung isang kahit isang tuka. Naunawaan po ninyo? Huwag tayong sumabay. Okay? Yung iba kasi, sumasabay eh. Yung bang feeling rich kid, kung tawagin natin, eh, hindi ka nga mayaman. Ano, kapatid? Ang pinakaiba ng mga inchik sa Pilipino, yung inchik, malaki yung negosyo, maliit yung bahay. Kuminsan pa, yung bahay na nasa tuktok ng bahay po, yung bahay na nasa tuktok ng building po nila. Eh mga Pilipino, ang lalaki ng bahay, kapatid, ang liit ng negosyo. Kung hindi man maliit, wala pang negosyo. So lahat, it's all about liabilities. Lahat, kapatid, ano po yan? Walang pinagkakitaan. Amen. Tapos eto pa, kapatid, kaya sabi ko sa inyo, makinig kayo, kayo mga kabataan, pag nag-asawa kayo at hindi kayo marunong sa trabaho sa bahay, ha, lalo kayo mga kababaihan, pag nag-asawa kayo, puros kayo order sa labas. Puros kayo, ano, order na lang tayo kasi hindi ako malalim. Yan ang kinakahatnan ng ano, nagmamadali mag-asawa. Atat na atat mag-asawa para mawawalan kayo ng lalaki, para maubusan kayo ng babae. Pero pag nagsama na kayo, inyay tisidaan ta. Oh. Kaya ang alam, kapatid, order lang tayo sa ganito. Hindi mo na alam, kapatid, sumasabay ka na sa trending. At the end of the day, kapatid, okay na lang siguro sa atin, mag-diet-diet muna tayo. But ang totoo niyan, wala na kayong pera. Kasi bakit? Napunta sa liability, pis na asset.
Kaya kapatid, ang pinakamaganda, you talk, mag-uusap kayo na ito lang yung kaya nating bilhin. Period! Huwag na kayo magnanais pa na ano, bilhin yung pinakamagandang cellphone ngayon. iPhone 13. Bilhin nyo ngayon, bukas ka makalawa, naisipan ng hapon, 15 na. Ano yan po? Ano yung totoong buhay sa ako po? Honestly, ano po? Never po ako nagkaroon o bumili ng brand new na cellphone. Yeah, totoo po yan. Ano po? Binata po ako, nakaya ko po, may negosyo po ako. Second na nang binibili ko ng cellphone. May negosyo na po ako noon na. O, second na binibili ko ng cellphone. Ngayon, yung pinakahuling cellphone ko po, binenta ko nga eh. Kasi sabi ko, I cannot afford. Kasi bisyo nga eh. Bisyo ko, gusto kong I cannot afford yung ano, gusto ko lang yung bisyo ko, I can afford my bisyo. So, mula nung nasa church na po ako, nagtsaga po ako sa mga low-end na ang cellphone ko is 3310. Galing ako ng pinakamataas na 7610. Yung first na cellphone na Nokia na may camera, 7610. Meron po ako niyan. Binili ko po yan, nung bago po yan, nasa 18,000. Binili ko second hand po yan, 16,000. Nakakaya kong bumili kasi may negosyo po ako noon eh. Okay? Pero napunta ako ng simbahan, kapatid. Iba yung mindset ko. Sabi ko, imbis na gumastos ako ng pera, alam ko sa gawain ng Panginoon. Mula noon, yung ate ko mahilig sa mga cellphone. Yung ate ko, bumibili ng mga cellphone ko. Yeah, totoo po yan. Kasi noon, yung ate ko may kaya pa. Kasi siya bumibili ng mga bagong cellphone ko. At hindi ko po ninais na bumili ng brand new na cellphone. Hanggang ngayon, sa totoo lang po, puro second hand yung cellphone ko. At hindi naman, okay na sana sa akin yung mga lumang cellphone ko eh. Kung hindi lang po nagkaroon ng ano, ng mga tawag ito, mga live-live na to. At saka yung face, yung virtual na klase, okay na po sa akin yung lumang cellphone. Kasi it still serves the purpose. Pwede ka makatawag, pwede ka mag-text. Ano yan po? It still serves the purpose. Kahit kaya yung lumang cellphone, yung analog, pwede ka mag-send, pwede ka makatawag. So bakit ahan mo yung pinakabagong cellphone yun? Na kung ibebenta mo, kinabukasan, hindi mo na pwedeng ibenta na dating presyo niya. See? So bakit kapatid? Dahil po hindi po nag-usap. Hindi po pinag-usapan yung plano na ano, eto tayo, let's budget our money. Kaya kayong mag-asawa, learn to budget. Budget niyo yung pera ninyo. See? Kaya walang masama kapatid na ano, okay? Yung sweldo ni Mr., yung sweldo ni Mrs., pagsamahin, and then what? Wala doon, pag-isipan ninyo anong mga bagay-bagay na bibilhin ninyo. Yan ang pinagsama kayo ng Panginoon. Yung bang ano, yung bang sweldo ni Mr. yung Mrs. iba. See? Maging honest po tayo. Amen. Yan po ang kultura natin mga Pilipino. Kuminsan, hindi po talaga mawala po yan. Hindi mawala-wala po yan. Sa totoo lang po ha, hindi lang po ngayon po nakita po yan. Nakita ko na rin po yan noon. Kung tayo rin naman, kung tawagin po natin, yung bang from hand to mouth o yung kahit isang tuka, huwag tayo mag-isip kapatid nang hindi naman natin kaya. Pero sasabay tayo kasi parang bang sabihin na ano, bang kasi nag-o-order sila sa labas eh, mag-order din tayo. Ba, kayong mga magulang makinig kayo. Okay? Ba, pa rin yung pagkain na niluto ninyo para sa mga anak ninyo. Ang the best na ulam, yung luto ni nanay. Kaya nga, di ba may kasabihan ang mga nanay? Mothers knows best. Ba't yung pagpapalit yan, kapatid, sa restaurant na hindi naman alam yung gusto ng anak ninyo? Tahimik yata buong kaharian nyo yun. Tama na. Basta sa panalangin. Lungkot na iba sa inyo eh. Ba? Ano pa yung dapat pag-usapan? Ilan po pera, kapatid? Ang dapat din yung pag-usapan dahil mag-asawa kayo, number 3 point,
Ang dapat yung pag-usapan, kapatid, ay ano po yan? Tumago kayong pareho sa inyong pananampalataya. Ang problema kasi, kapatid, nagsimula nga sa hindi tama. Anong gagawin natin yun? Hahayaan na lang po natin? Hindi, kapatid. Dapat, ang mag-decision sa bagay nito ay yung lalaki. That's why I'm putting the blame sa mga men na tamad at irresponsible ng mga tatay. Wala kayong plano sa pamilya ninyo. I'm sorry! Sorry. Yun lang pong panganakan yung misis ninyo. At wala na kayong plano na ayusin ang inyong relasyon. Kasi kung wala kayong planong ayusin ang relasyon sa bawat isa, wala rin kayong planong mag-ayos sa harapan ng Diyos. Pinakamaganda yan, kapatid, ayusin niyo muna ang relasyon niyo sa Panginoon. Ang nakakalungkot ganito, yung babae nag-i-strive. Amen. Yung babae ang lumalago. No, dapat ang lalaki ang lumago sa pananampalataya because you are the head of the family. Ikaw ang very much responsible sa pamilya mo. Huwag mong iasa sa misis mo, kapatid. Huwag mong iasa ang decision sa misis mo. Ikaw dapat ang gumawa ng decision na matatag at matibay. At kung decision na pinag-uusapan mo natin, pumunta ka sa salita ng Diyos. Problema kasi, kapatid, ang misis lang laging present, si Mr. wala. So paano lalago? Si pinapabayaan si misis eh. Ha? Inuutusan lang, ikaw na magsimba. Ikaw ba lalaki, hindi mo ba kailangan ng salita ng Diyos? Are you perfect? Matibay ka ba talaga? Pagdating sa problema, see? Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakunawan. Kasi bakit? Yung lalaki, ang totoo niyan, yung lalaki hindi alam kung paano isisettle yung problema. Yung po ang bottom line po nun eh, hindi alam kung paano i-resolve. Iaasa na lang sa ano. Di bali, inuulan tayo pare, kasi mawawala din naman. Mamaya-maya, wala na yan. Pag umuwi ka na sing, oh, kakalimutan ka ni misis. Di mo alam, binibigyan mo ng kapigatian yung asawa mo. Is na settle ninyo ang problema na takbuhan ninyo. Ibig pong sabihin kapatid, mas ano ba, hindi ko lang maunawaan sa mga lalaki anak, na mas gustong kasama yung barkada sa inuman kaysa yung asawa. Na pagdating ng problema, iiwanan yung asawa na nag-iisa. At sa, kasi, alam, magpasalamat kayo, kayo po na nasa loob ng simbahan ito, magpasalamat kayo na yung mga asawa niyang babae may napapakinggan ng salita ng Diyos. Isipin niyo pag yung mga asawa niyang mga babae wala sa simbahan at pagdating niyo sa bahay niyo may kasamang ibang lalaki. Ano mararanasan ninyo? Magpasalamat kayo mga men, mga husband, na yung mga asawa niyo kahit anong mangyari nasa loob sila ng simbahan. Eh, huwag niyo naman silang iwanan. Samahan nyo sila. Yung mga kabataan niya, hanyaga po taunti asawa nyo. Dengag, po na maayos. Hanyaga po taunti asawa nyo. Para sa kanila niya, hindi. Ag-asawa ko'y tumutlang. Isungan na sadut kay tata niya. No, ag-asawa kayo, sadut ko'y matlang. No, tatapay lang niya. No, ibaunda ka ni nanang mo, agrikre-reklamo ka. No, nag-asawa ka, biro ko ni nanang mo, tayo sutimang trabaho, tiramidam. Yan nakakalungkot yan. Pag ang mga kabataan nyo yun, ano po, pinalaki ng mga magulang na spoiled, balang araw, kayo ang masasaktan pag nakita ninyo ang mga anak na naghihirap. Kaya sabi ng Biblia, ito ang topic. Kaya nga po, madalas kami nagsisend sa inyo ng link ng preparation. Kasi bakit? Ang preparation ay hindi lamang ngayon, kundi dapat noong bata ka pa. See, train up a child in the way she goes. Bata pa lang sinasabi na, anak, parang araw mag-aasawa ka. Ano ang plano mo sa buhay? Inyan na plano mo tata. Maraming kabataan yun. Ang plano nila sa bumaghapon, maglaro ng cellphone nila. Wala man lang kayong plano na magtrabaho sa bahay ninyo. Ang plano nyo laging kaharap yung cellphone ninyo. Ang plano nyo lagi ay laging ano, nasa labas yun ng bahay ninyo. Wala kayong plano na tumulong sa gawain sa loob ng bahay ninyo. Kaya pag nag-asawa kayo, yung bahay ninyo magulo at madumi.
Bakit? Bata pa lang kayo, hindi na kinasanay sa malinis na tirahan eh. Tama? Amen! See? Ano sabi ni Biblia? Bata pa lang, turuan na. Train up a child in the way he should go. And when he is old, from a child, old, he will not depart from it. Bata pa lang, turuan na. Kapatid, ako'y nalulungkot eh. Sa mga magulang na, pag yung anak lang, ako, huwag ka na magwalis, anak. Ako na lang magwalis. Hayaan mo magwalis para matuto yan sa ano trabaho sa loob ng bahay. Kasi kung pipigilan mo yan, balang araw, kapatid, ikaw din naman ang mga umisyon. Pampirang bata naman, tulungan mo naman ako! Ikaw nag-train sa kanya maging tamad eh! Tinuruan mo para maging tamad! Ngayon, sinisisi mo yung bata! Noon niyo po, kapatid, di kasalanan ng bata yan. Wala nga silang kaalam-alam eh. Therefore, ikaw na magulang ngayon ang mag-train sa kanya. Naunuhan niyo po? Oh, tapos yung magsisisi kayo, bakit kasi yun ang pinangasawa mo? Tamad! Son, huwag niyong sisihin yung mga anak ninyo kasi baka may pagkukulang din kayo sa kanila. Hindi niyo rin sila naasikaso. Oh, ngayon, kapatid, anong solusyon? Ayusin na po natin. Andito na po tayo sa ano, pag-aayos ng problema sa tahanan. Huwag natin palalain. Amen. Huwag natin kayong mga lalaki, ulitin ko po, anong plano niyo sa ang asawa ninyo? Hindi kayo kasal, anong plano ninyo? Magplano na kayo ngayon habang maaga pa. Huwag niyo nang antayin, kapatid. Sabi nga, tatlong beses binanggit sa Book of Romans chapter 1, and God gave them up. Give up na kayo ng Panginoon. Antayin nyo ba? Give up ng Panginoon? Or mag-aayos na kayo? Pangalawa, mag-uusap kayo. Ganitong pag-uusap, kapatid. Huwag kayong mag-uusap kung pareho kayong galit. Sinisigurado ko sa inyo, kapatid, hindi pa nagsisimula ang laban sa Russia at Ukraine, simula na sa bahay ninyo. Nagsimula na sa loob ng bahay. World War 3. Oh. Mag-ayos. Ang prinsipyo ay ganito. Okay? Pag-set kayo, mag-usap tayo. Dapat, sa pag-uusap natin, meron tayong marisulba. Pangalawa, walang sabay magsasalita. Isa lang dapat magsasalita. Kung magsasalita si lalaki, makinig sa babae. At si babae magsasalita, makinig sa lalaki. Hindi pa rin, tanong mo anak, kumusta ka na? Bakit? Yan ang narinig sa mag-asawa eh. Sino nagturo nun? Tinatay! Usap. At kapatid, ang pinakamaganda pa sa pag-uusap ninyo, manalangin kayo. Lagi ninyong ilagay sa gitna ang Panginoon. Sa gitna, hindi sa tabi mo. Kasi pag sa tabi mo, mali na siya. Ilagay mo sa gitna. Amen! Ulitin ko, huwag mong ilagay sa tabi mo. Kasi pag tinagay mo, oh, Panginoon, tiyo mo, siya lagi mali. Lagi mong mamali yung isa. Ilagay mo sa gitna para makita nyo na ano, pareho kaming mali at ang kailangan ninyo ay Diyos lang. Pwede sa away-away. Ulitin ko po, mga kapatid ha, lalo na po sa mga kalalakihan, mga husbands, makinig po. When it's time to talk to your wife, you talk to your wife. Pag oras na para kausapin mo yung kasama mo, kausapin mo, huwag mo siyang aalisan. Eh, pastor, kasi hindi ko na matik, ang daming sinasabi. Diyan ka lang, diyan ka lang. Kasi paglabas mo, pagbalik mo, oh, bumalik ka ba? Oh, di simula na naman. Diyan ka lang, makinig ka, kapatid. Ano mang init ng tubig, bawal din yan. Common problem, tama? Sasabihin ko ito, kapatid, kasi naranasan namin ito mag-asawa.
Hindi ako magsasalita rito, kapatid, pag hindi namin ito naranasan mag-asawa. At mahiya ako magsabi sa inyo, kung ito imbento ko lang. Ito ay honest to goodness na naranasan po namin mag-asawa. Hindi po kami perfect na mag-asawa. Pero kapatid, sabi nga po sa inyo, lately lang po, hindi kami nagkasunduan yan. Ay talaga, tatatatak, sabi ko, uwi tayo, doon tayo mag-usap. Hindi ito yung tamang lugar para mag-usap tayo. Doon tayo sabay mag-usap tayo. At anong prinsipyo? Ito, anong prinsipyo natin? Yung isa makinig, yung isa magsasalta. Hindi man lang tayo magkakasundo ngayon kung tayo mag-usap. Kasi bakit? Wala tayong maayos eh. Kaya tayo nag-uusap kasi may gusto tayong ayusin. Tama? Bawat pag-uusap ninyo, situate na meron kayong aayusin. Huwag na lang kayong mag-uusap kung ano, extension ng away. Ba? Hindi ka pa tapos? O bakit naman kasi? At higit sa lahat, ito po yan. Ang tapos na, tapos na. Diba? Kalimutan na. See, yung iba hindi makamove on eh. Kasi bakit? Napilit, pinabalikan. Eh, hindi mo kasi alam kung paano ako pinahirapan. Tapos na nga! Bakit kasi? Ano pa kasama ko? Apo, meron lang sana mga, sikat kasi mga Korean novela eh. Meron lang sana ng Ilocano novela. Marami tayo niyan sa simbahan. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, yung tempo natin, two is better than one. Talagang dapat, ano, yaman kayo pinagsama ng Panginoon, dapat lagi may kaayusan. Amen. At ang responsibility na to, lagi nakatuon yan sa balikat ng mga lalaki. Husbands, anong plano mo ngayon? Anong plano? Pag-usapan ninyo. Sabi nga po sa inyo, kapatid, ito po yan. Ako po ngayon taon na to, sisikapin ko po talaga na makakuha ng lisensya ko para magkasal. Sisikapin ko po yan, kapatid. Sisikapin ko po yan na makakuha ko ng lisensya ko para magkasal. Kasi ito po ang aking prinsipyo. Okay, prinsipyo ko po ito. Yaman pumunta kayo rito sa simbahan, hindi ko ikasal. At hindi ko alam yung background ninyo, pwede kong ikasal. Yan po yung aking pong stand. Ay, kasi pumunta kayo sa simbahan, hindi nyo alam yung standard dito eh. Pero gusto nyo mag-ayos, pwede kong ayusin yan. Pero kung kayo yung people na tumagal na kayo sa simbahan at gumawa kayo ng kalokohan, hindi ko kayo kakasal. Maliwanag siguro po yan. Yan po ang prinsipyo po namin, kapatid. Wala po kay Pastor Hill, kay Pastor Aji, kay Pastor Louis, kami po. Ay, pag pumunta kayo rito, kapatid, na hindi nyo po alam ang standard ng simbahan na to, at meron kayong pagsasama sa labas, bago kayo pumunta rito, pwede kayong maayos. Pero hindi sa pulpito, pwede siguro kahit sa baba lang, usap lang po tayo. Ito ay isang sacred na place. Irespeto po natin ang pulpito. Naunahan niya po. Kaya kayong, ako po, sabi ko po sa inyo, kung kayo po yung magpapakasal, situate, naharap kayo sa harapan ng Panginoon na talagang kayo po ay pure. Eh so, Panginoon, so Pastor, hindi mabisa yung kasal sa West. Kapatid, tandaan niyo po ha, sino po ba yung nagkakasal? By the power vested upon me. Nakuha niyo po kung saan authority galing yun? Still sa Diyos. Kinikilala ng West, kinikilala ng Judge, kapatid, na hindi siya, ginagamit niya ng Panginoon para ano, pagsamahin kayo. Naunawaan niyo po. Kaya nga po, napakahalaga po eh. Ano, pagsasama ng dalawa na male and female na kinikilala ng Panginoon. Naunawaan niyo po. Walang bayad pag ako magkakasal. Bakit yung kasisingil eh? Remember ko kayo. Naunawaan niyo po. Kagalakan po ng pastor na magkasal ng mga membro.
Kailangan ko po yan, kapatid, na ikasal ko kayo. Kaya ngayon, kapatid, kukuha po ako. Talagang ikarikarikata ka agala. Marriage, solemnizing. Ano yung sarasol? Ang tawag doon? License na lang para ano? Lisensya para magkasal. Solemnizing license yung kundada. Pareho din yan. Lisensya para magkasal. Nagkakaintindi po tayo, mga kapatid. I hope na itong pinag-usapan po natin, hindi lang po ito pang couples. Okay? Kayong mga kababaihan, kadalagahan, kabinataan, hindi po basta-basta ang pag-aasawa. Okay, ngayon pa lang, magsumikap na kayo sa buhay ninyo. Para pag nag-asawa kayo, hindi kayo laging tulala. Alam nyo ang gagawin ninyo pag dumating ang problema. Ha? Nagkakaintindi po ba tayo? Maliwanag po yan. Okay? Walang mag-aaway. Kamayang hapon, huwag nyong hayaan yung mga misis nyo at nandito lang. Samahan nyo sila. Kasi kung hindi nyo sila kasama, talagang wala kayong plano. Yeah, totoo yan. Yun ang masabi ko, wala kayong plano. Sorry ah. Pero I have to tell you honestly. Mas nagpaplano sa pamilya ninyo ay mga misis ninyo. Dapat makita kayo, nakasama ninyo mga misis ninyo. Sabihin niyan, kayong dalawa, will kayo mag-ayos. Eh? Tayo po lahat, tayo mo yun. Tayo po yung manalangin. Nakila namin